Nagpe-pray-pray ka ng opportunity, tapos ngayong may dumarating, sasabihin mo, pag-iisipan mo. In fairness, ang gulo mo. Pag di mo yan ginrab habang buhay mong pagsisisihan na hindi ka man lang sumubok. Tapos sasabihin mo ngayon, magdududa ka, paano pag hindi nag-work? Paano kung oo? Paano kung yan na pala yung stepping stone para makarating ka dun sa pinapangarap mo? Alam mo, go na. I-grab mo na. Go na. Hindi po nakakatakot mag-risk. Alam, pinaka-nakakatakot sa lahat, yung walang magbabago sa'yo. Because pag hindi ka nag-take ng risk at miserable buhay mo ngayon, 5 years from now, good news, miserable pa rin ang buhay mo. But you are 5 years older. Kung hindi ka magte-take pa rin ng risk, another 5 years, 10 years na po. Good news, miserable pa rin. It's still the same, but you are 10 years older at baka may mas mabigat pang problemang darating. Pero kung ngayon mo sisimulan, kamusta kaya yung 5 years mo? Tingnan akin, do something right now that your future self will thank you for. Gumawa ka ng isang bagay ngayon na ipagpapasalamat ng future na ikaw. If you stay in your comfort zone, that's where you will fail. You will fail in your comfort zone. Success is not a comfortable procedure. It is a very uncomfortable thing to attempt. So you got to get comfortable being uncomfortable if you ever want to be successful. Start putting some pressure on. Put some pressure on yourself. Nako, kung ako sa iyo, hindi mo pa natatry mag-business, subok ka lang. Kasi, kailan ka pa susubok? Pag retired ka na? Kailan ka susubok pag marami ka ng anak at hindi mo na alam kung paano bubuhayin? As early as now, sumubok ka na, lalo na single ka pa. As early as now, sumubok ka na, lalo na alam mo na, hello, kailangan mong mag-step up sa life mo ngayon at alam mo na ikaw pa lang yung binubuhay mo. Diba? Because I've met a lot of people in their 40s, in their 50s, they are regretting in life. Bakit? Nagsisisi sila bakit? Hindi dahil sa nagawa nila, but they are regretting a lot of those things na hindi nila sinubukan.